hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/LuzonAMStations/KHz Radio Veritas 846. Maganda hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power, ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo i-search dyan. And share nyo po yung ating talakayan dahilan sa by simple sharing, nakakatulong ho kayo sa inyong kapwa, lalo na ho yung mga taong may mga nararamdaman. So marami ho silang matututunan. And for our announcement, yung atin pong anti-aging soap and whitening soap available po sa Shopee. Look for IV anti-aging and whitening soap. So ito po ay nakakabanat yung anti-aging and nakakalesen ho ng wrinkles, of course, and nakakalift ng face. Yung whitening soap po natin, very effective ho sa pagpapaputi. And hindi ho siya nakaka-dry ng skin. Unlike ang iba hong whitening soap, talaga hong super dry. And gawin nyo na ho itong pang regalo man lang sa inyong sarili, kahit ho sa simpleng sabon, mapangalagaan nyo ho ang inyong skin. No? Para ho tayo binabalikan ng good health. So, yung atin hong trillions of cells inside the body, meron hong consciousness yan. No? So, hindi lang natin alam. Pag alam ho nilang we always care for them and give them something special, yun po. So, isa na ho ang skin sa largest organ ho natin ng skin. And ayun po, yung mga hindi naman ho marunong mag-Shopee, so kindly send us your name, complete address, and cell phone number. So, kami ho ang mag-o-order sa Shopee para sa inyo. I-re-receive nyo na lamang po. And para ho sa ating announcement, yung so still open po ang ating detox promo package. So, bali ho, naka-buy 2 plus 1 pa rin ho siya. So, meaning, if you buy 2 detox, so libre ho ang isang vector scan or 1-day blood cleansing. Or if you buy 1 detox plus 1 blood cleansing, ang libre niyo ho is the vector scan. Yung mga gusto naman hong magpaganda, magpaputi, at magpalakas, meron ho tayong anti-aging protocol. So, ang atin hong promo package dyan is 5 plus 1. You need to buy 5 session, libre na ho yung pang-anim. And ang habol ho natin dyan, hindi lang yung outer physical body ninyo, but of course, yung mga cells ninyo inside will be several years younger. Siyempre ho, mas malakas at mas maganda ang function ng cells na bata pa kaysa ho sa may edad na. And yung atin hong high dose vitamin C, in-extend din po namin para sa inyo, so still open, take advantage of it. Kailangan ho, you buy 5 session, makukuha nyo ho siya sa discounted amount. Ang atin hong vector scan, yan ho ay nakadedetect ng lahat ng mikrobyo, chemical, at allergens. More than 90% po ang accuracy niyan, and ito ho ay isang Russian technology. Ang result ho is not subjective. Machine ho mismo ang magbabasa ng inyong result. And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, siyempre ho may agam-agam kayo na baka kayo ang susunod na magka-cancer, makikita na ho natin ahead
sa vector scan kung nandoon ho yung tatlong root cause ng cancer. Then we still have time to remove the root cause. And yung may mga lahi ho ng diabetes, ahead of time sasabihin niyo na ho kung kayo ay papunta sa diabetes. Kadalasan ho kasi namama na ho ang diabetes. And yung may mga lahi ng stroke and heart attack, so ayan po, makikita na ho natin ahead of time if barado po ang circulation ninyo. May protocol din ho tayo para dyan. And yung detoxification program naman ho, gawin nyo na hong parang pang-change oil natin yan sa sarili. Di ho ba ang sasakyan, every 3 months, chine-change oil para ho hindi kumatok ang makina. So, ganun din ho, para hindi tayo magkasakit. Nililinis ho sa detox ang basic organ, which is the colon, which is the garbage organ inside the body. Basurahan ho natin yan ng mga waste product. And liver and gallbladder, ayan, nalilinis ho yan. Ilalabas niyo ho yung mga gallstone ninyo and intrahepatic stones ninyo, which is, yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. So, dyan ho nagmumula ang high blood, diabetes, high cholesterol, high triglyceride, high uric acid. Pati na ho yung mga bara natin sa ugat, which is atherosclerosis. Pagka ho hindi na masyadong nakaka-filter ang ating liver, lusot na lang ho ng lusot ang mga cholesterol, kukulapol ho yan sa gilid ng ating ugat. So, kaya ho, having a clean and healthy liver is very important. It is because liver ho ang first filtering machine na dadaanan ho ng ating blood. Ano na lang ho, secondary po ang ano, ating kidney. And yung blood cleansing naman ho, yan ho ay nakalilinis ng ating blood. Pagka ho madumi ang blood, sticky ho siya. So pag sticky ho ang blood, hindi ho yan nakakaikot ng 7 times delivery from head to toe sa ating katawan. Which is, ang normal ho, dapat nakakaikot ho from head to toe ang ating dugo 7 times sa loob ng 1 oras. So meaning, ganun ho ang need ng ating katawan. So bit-bit ho ng ating blood ang oxygen and nutrition. So kung less than 7 ang delivery ho, kulang sa need ng ating katawan, which is ang need ho ng body natin is 7 times delivery ng oxygen and nutrition. So ano ho ang mangyayari? Magkakasakit ho tayo. So kung ano ho yung organ na may pinakamahinan yung organ, doon ho tayo unang magkakasakit. So yan hong tatlong yan, vector, detox, blood cleansing program, basic ho yan sa ating katawan. Ideally, mas maganda ho kung ang detox and blood cleansing ginagawa natin every 3 months. And ang vector scan ho, mas maganda kung at least twice a year. So, pag palagi ho natin yung ginagawa, hindi ho tayo magkakasakit. Plus, of course, kung sasabayan ho natin ng healthy diet, lalo na po, enough sleep, sleeping on the right time. Di ho ba, ang tamang haba ng tulog is what, 8 hours? Ideally, 9 p.m. Kung hindi ho maabot ang 9 p.m, 11 p.m. Kasi ho, 11 to 1, pahinga na ho ng ating liver, and 1 to 3, pahinga na rin ho ng ating gallbladder. So, ayan po. And of course, kailangan natin ng adequate amount of water. So, paano ho malalaman? Yung weight in kilos ninyo times 50 divided by 250, yung numero hong makukuha natin dyan, yan po ang kung ilang basong tubig ang nararapat sa atin sa isang araw. So, tamang diet, tamang sleep, enough water, light. So, mas maganda ho kung between 7 to 10, kayo ho magpapaaraw. Hindi naman ho kailangan i-expose ninyo yung buong katawan ninyo at likod ninyo sa araw. Kung hindi ho, actually kahit sa bintana ho, yung simpleng maarawan ho yung inyong kamay at braso, enough na ho yun, masesense na ho ng body natin yung vitamin D. But of course, okay naman ho sa inyo at may area para sumagap kayo ng sunlight, mas maganda ho. So wag po pagka yung tirik ng araw, lalo na po ngayon napakainit ho ng ating panahon. So
hanggang alas 10 lamang po. Sa hapon naman ho, hanggang 3 or 4, hindi ho pwede. So after 4 p.m., no? So para ho hindi na mainit ang araw. Ayan po, pag halos lahat ho na yan ay ginagawa natin sa ating katawan, no? And of course, detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months and twice a year na vector scan, wala hong dahilan para kayo ho ay magkasakit pa. And ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa garlic. So bawang ho. So ito ho ay commonly found sa ating kitchen. Wala ho sigurong bahay na walang bawang sa kanilang kusina. Common ingredients ho ito na ginagamit ng mga Filipino para ho sa paggawa ng mga various dishes para ho mag-add ng flavor and aroma sa ating kinakain. At ito din ho ay ang garlic is well known for health benefit. So marami na rin hong tao ang nakakaalam na ang bawang ho ay good for our body. Ginagamit din ho yan sa traditional medicine for different purposes. Ang garlic ho ba ay may bitaminang taglay? So actually ho the answer is yes. Good source po ito ng several vitamins and minerals. Although hindi ho ganun kataas, no? But para humalaman natin na may benepisyo ho tayong nakukuha sa garlic. So, meron hong vitamin C ang garlic. O alam naman ho natin ang vitamin C is what? Antioxidant ho yan na nagtatanggal o nagpe-prevent ng mga free radicals sa ating katawan. Which is, free radicals ang root cause ng lahat po ng sakit. At yan ho ang reason bakit ho tayo nag-iedad, aging. Vitamin B6, sagana din ho sa vitamin B6 ang ating katawan, which is importante ho yan para sa metabolism natin, sa brain development, and also sa ating immune function. Also, manganese. So, essential din ho yan for bone health, metabolism, and antioxidant function. At ang garlic ho ay merong selenium. So, importante ho yan sa ating thyroid, and help to protect against oxidative stress kasi ho antioxidant din po yan. Meron din ho siyang phosphorus which is essential for bone health again, energy production and cell signaling. Calcium, ayan, may calcium din ho ang garlic. So importante din ho yan para sa bone and teeth health, sa muscle function and nerve signaling natin. At may potassium din po siya. So alam naman ho natin na ang potassium is a kind of electrolyte that helps to regulate blood pressure. Nakakababa ho yan ng blood pressure, muscle function, and fluid balance sa atin hong katawan. And healthy po ang garlic para sa ating cardiovascular. So sa puso ho natin and circulation. Nakakababa nga ho ng blood pressure because of what? The potassium content. Nakaka-improve din ho ito ng cholesterol, LDL po, and total cholesterol. And nakaka-reduce din ho ito ng risk ng sakit sa puso and stroke. It is because ang garlic ho is meron din ho siyang blood thinner effect. So nakakalabnaw ho ng dugo. So tandaan nyo ho yan kasi limbawa ho, for operation kayo. So, you need to inform your doctor if you are taking garlic every day. At kung kayo ho ay kumakain pa like ng luyang dilaw, which is also a blood thinner, minsan hindi nyo ho alam na sobra-sobra na ho yung labnaw ng dugo ninyo. Pagka kayo ho ay nagtitake ng mga ganyan, tapos ho nagpapasa-pasa kayo sa inyong katawan, meaning super labnaw ho ang inyong blood. So, kailangan ho bawasan ninyo. And yun nga ho, the doctor needs to know kasi ho magiging bloody ang operation ninyo kung hindi ho ninyo i-inform yung doctor. And lalo na ho pag bilugang buwan, pag full moon, bloody ho lahat ng operation. So, wag ho kayong magpapaschedule ng full moon because some doctors also do not know that.
dahilan sa gravity ng munho, maduguho ang mga operasyon. Kahit ho simpleng bunot ng ipin, pagka ho bilog ang buwan, bloody po. Pero siyempre ho, kung mga major operation ang gagawin, lalo na ho sa brain, no? Ayun ho, no? So iwasan yung mga ganong panahon. Also, yung antioxidant property ng garlic, and for our immune support, garlic plays good role. Kasi ho, ang garlic, meron ho siyang antimicrobial property. Kaya nga ho, yung mga matatanda natin, di ho ba, nilalagyan ng garlic yung mga sugat. Kasi ho, may antibacterial and antiviral and antiparasite effect ang garlic ho. And nakaka-reduce ho, therefore, ng severity ng mga colds, infection. So, natural antiviral and antibiotic po natin ang garlic. Anti-inflammatory effect also. Makakabawas po yan ng inflammation tulad ng arthritis. May mga rayuma ho. Nakaka-improve din po yan ng blood sugar control. So, sa may mga diabetes, nakaka-improve po yan ng insulin sensitivity at nakakababaho ng blood sugar level. Okay ho sa mga may diabetes, kumain ng garlic. But pagka yung garlic ho, kakainin ninyo ng puro, kailangan ho, not with an empty stomach, kailangan ho may laman ang sikmura dahil may konting gastric irritation po. Isabay nyo ho sa ibang pagkain or huwag ho yung gutom kayo. Sa digestive system ho natin, napropromote ho kasi nito ang growth ng beneficial gut bacteria, yung mga probiotic or good bacteria. Nare-reduce nito ang risk ng mga iba't ibang digestive disorder. And blood thinning effect, yan nga ho. So, wag din ho sobra-sobra kasi nakaka-inhibit ho yan ng platelet aggregation. Nakaka-delay ho yan ng clotting time. So, ibig sabihin, nakaka-labnaw ho ng dugo. So, hindi ho dapat isinasabay if you are taking blood thinner tulad halimbawa ng clopidogrel and warfarin or aspirin at interaction with medication. So, minsan ho, may drug interaction siya tulad ho ng blood thinner, yung mga HIV medication and to some antibiotics. So, kaya nga ho, you need to tell your doctor if you are taking garlic by yourself. At saka, ayun na nga ho, syempre pag kumain kayo ng garlic, amoy garlic ho, yung breath ninyo. Kailangan ho medyo magmumug ho kayo dahil nakakahiya sa kausap ninyo. At sa pregnant naman ho and breastfeeding mom, kailangan ho lang with caution. Although, generally speaking, safe naman ho siya, but mas maganda pa rin ho yung may caution. Now, may mga tao rin ho nagtitake ng garlic supplement. So, kung ikukumpara ho natin sa fresh garlic, ayan ho, may mga form siya na minsan garlic powder, oil capsule, soft gel, or meron din hong aged garlic extract. Mas concentrated ho ang dose ng itong mga supplement kaysa ho sa actual garlic. Kasi ho, syempre, puro na yun eh. Although it may offer certain health benefits, but also, syempre ho, yung mga side effect na sinasabi natin tulad ng blood thinning effect. Hindi ho pwedeng doble-doble ang dosage ninyo kasi ho, baka masobrang labnaw yung dugo ninyo. Marami ho kasing mumurahin na garlic supplement, so kailangan ho, choose a brand na maganda ho ang quality. Pero kung kaya nyo ho ang fresh garlic, so mas okay na ho yung fresh garlic. Yun lamang ho kung sa mga taong busy, wala hong gaanong time mag-prepare, ayun ho, they take garlic supplement. But with the proper dosage, tingnan ho kung ilang milligrams yung tinitake na garlic. So, simply ho itong ginagamit natin sa kusina, but ayan, meron ho siyang vitamins, minerals, antioxidant din po siya, at ayan, sa mga malalapot ho ang dugo, such as high blood, yung mga matataas ang cholesterol, makakatulong ho yan sa blood circulation ng tao. Kasi nga ho, may blood thinning effect siya. Huwag lamang ho so sobra. Kasi masama din ho pag sobra at sobrang labnaw ng blood, hindi ho pwedeng isasabay sa mga blood thinner
na tabletas tulad ho ng aspirin, clopidogrel, and warfarin. No? But if you take it on the proper dose lamang po, eh health benefit ho ang makukuha natin. No? So, Ivy? Pardon po sa mga nais, magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Dok, tanong ni 8081. Dok, anong maganda ang kainin or inumin para gumanda ang pagdumi? Okay, regarding ho sa bowel movement, so number one, kailangan nyo ho munang i-increase yung water intake po. Baka naman ho kasi kulang sa tubig. And mas maganda ho kung mag-juicing kayo. Juicing or blender ng prutas, syempre ho, yan, nakakaganda ho yan ng bowel movement kasi ho maraming fiber plus syempre ho yung nutrition. Daig pa ho niyan ang nag-multivitamins kayo. So, sa fruits, specifically yung ano po, papaya, of course, and ito hong pakwan. So, marami hong fiber. And sa gulay ho, syempre, lahat ng green leafy vegetable. Marami ho kasing fiber yan, nakakaganda ho yan ng bowel movement. And syempre ho, kung constipated kayo, iwasan niyo ho ang karne at yung ibang seafoods. So, ang fish ho, okay. One day lang labas na yan. Pero ho, yung mga ibang seafoods tulad ng hipon, pusit, crab, shellfish, lalo na ho ang pusit, medyo matagal ho yan sa ating colon. Sa meat naman ho, yung beef, yan din ho ang isa sa pinakamatagal lumabas sa ating digestive system. So, basically, fruits and papaya, pakwan, green leafy vegetable, enough water. So, yan po ang basic. And i-avoid po lahat ng nakaka-cause ng matigas na pagpupupo. And ang time ho ng biological clock ng ating colon is 5 to 7 a.m. So, yan ho. So, mas maganda ho dyan tayo nagkakaroon ng bowel movement. Kasabay ho ng pagligo para ho, siyempre, papasok sa mga trabaho at eskwela and magbe-breakfast na ho ng 7 to 9. So, yan ho ang talagang biological clock ng ating katawan. So, Ivy? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure, and of course, yung atin pong health. Yan ho ang dapat na priority, lalo na ho sa elderly na. No? Sa mga gusto hong magpa-check up, so tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. So ang atin hong landmark is tayo ho ay along Makati Avenue, corner General Luna Street. So everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And yun na nga ho, gawin nyo na ho pangregalo sa inyong sarili ang pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo and maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And samantalahin nyo ho habang tayo ho ay extended pa ang promo sa detox protocol, anti-aging, and high-dose vitamin C. Buy 2 plus 1 pa rin ho ang ating detox. Buy 2 detox, you'll get a free vector or 1-day blood cleansing. Or if you buy 1 detox and 1-day blood cleansing, so libre nyo ho ang vector scan. Sa mga gusto hong bumata, lumakas at gumandas, anti-aging protocol. So 5 plus 1 ho. If you buy 5 session, libre na ho yung pang-anim. And yung high-dose vitamin C, may antimicrobial, antibacterial, antiviral property, and nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer effect. So, yung mga nagkikimo ho and radiation, so, pag nag-high-dose vitamin C ho kayo, pwedeng hindi nyo na maranasan yung pagsusuka, paglagas ng buhok, at panghihina. And ginagamit na rin ho ito sa US, sa mga hospitals. And ayun po, no, pwede ho itong pangregalo kasi ito ho ay transferable at wala hong expiration kahit kailan nyo ho ito gustong gamitin. So pwede na hong i-prepaid, bayaran na ho ang ating high-dose vitamin C, anti-aging protocol, and also yung atin hong detox protocol. And yung atin hong sabon, habang ho may stock pa ho tayo, V anti-aging and IV whitening soap available ho sa Shopee.
at sa hindi ho marunong mag-Shopee, so send nyo na lamang ho sa amin yung inyong address, complete name, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order sa Shopee para sa inyo. Call or text 0922-875-2899. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook IB. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayon yung katotohanan. Salamat po. Abangan muli ang programang mag-